Kami ang Barangay Ugak Disaster Resilience Organization, naghahatid sa inyo ng mga impormasyong purong katotohanan lamang. Hangad namin na mailathala sa lahat para sa araw na ito ang mga kailangang malaman ukol sa pagsabog ng bulkan. Dahil ang inyong kaligtasan ang aming prioridad. Ang tuwing araw, ang pinamalaking lungsod dito sa Rehiyan 2 sa mga tuntunin ng populasyon. Ang Ugak Sur, ang pinakamaraming bilang ng mamamayan na may 11,390 na katao, habang ang Center 8 naman na merong 131 lamang. Meron tayong mga bulkan dito sa Cagayan. Ito ay ang mga Mount Cagua, Babuyan Claro Volcano, Didis Volcano, at iba pa. Ano nga ba ang mga kailangan nating malaman tungkol sa pagsabog ng bulkan? Ang senyalis ng pagputok o pagsabog ng bulkan ay maaari rin maging sanhi ng pagsabog ng bulkan. Tulad ng lindol, kung saan ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng bulkan ay nangyayari. Ano nga ba ang mga epekto ng pagsabog ng bulkan? Ang abon na nanggagaling sa bulkan ay maaaring makaapekto ng masama sa baga ng mga sanggol at sa may mga asma. Maaari rin itong makasira ng mga makinarya kasama na ang mga makina at kagamitang kuryente. Ang abong mula sa bulkan ay maaaring umabot at makaapekto sa mga taong daan-daang milya ang layo mula sa bulkan. Ang pagsabog ng bulkan ay maaari rin sabayan ng iba pang likas na panganib tulad ng lindol, pagdaloy ng putik at mga flash flood, paghulog ng bato, pagkaguho ng lupa, acid rain, sunog, at tsunami. At iyon ang ilan sa mga kailangan nating malaman tungkol sa pagsabog ng bulkan. Naririto ang mga dapat gawin bago ang pagsabog ng bulkan. Una, kung nakatira malapit sa aktibong bulkan, mabuting pag-usapan ng inyong pamilya ang dapat gawin sa oras ng pagsabog nito. Ito ay para maihanda ang bawat isa sa maaaring mangyari at maturuan sila sa kanilang dapat gawin. Ganoon din ang mga para mabawasan ang takot na dulot nito sa mga bata. Sumunod, makinig at sumubaybay sa mga balita at anunsyo tungkol sa pagsabog ng bulkan. Makakatulong ang pagkakaroon ng battery-operated radio na mga gamit ng source ng balita at impormasyon kapag nawala ng kuryente. Bumili at maghanda na rin ng goggles at N95 mask para sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Ang N95 mask ang ipinapayong gamitin kumpara sa surgical mask na maaari pa rin pasukin ng abo mula sa bulkan. Para sa mga alagang hayop, mabuti rin maghanda ng emergency kit para sa kanila o lugar na kung saan maaari silang mamalagi na hindi sila makakalanghap ng abo mula sa pagsabog ng bulkan. Makakatulong din na mag-imbak na ng pagkain at tubig na maiinom para sa inyong pamilya. Ano naman ang dapat nating gawin sa oras ng pagsabog ng bulkan? Una, makinig sa mga panawagan at anunsyo sa inyong lugar. Sa oras na kailangan ng lumikas ay makipag-ugnayan sa local government upang kayo ay matulungan. Pangalawa, kung hindi kailangan lumikas ay manatili na lang sa loob ng inyong bahay at siguraduhin nakasara ang inyong mga bintana at pinto. Ito ay upang hindi pumasok sa loob ng inyong bahay ang mga abo mula sa pagsabog ng bulkan. Ikatlo, ipasok din ang mga sasakyan o mga equipment sa loob ng inyong bahay. O kaya naman ay takpan ng malalaking trapal upang hindi ito malagyan ng volcanic ash na maaaring makasira sa makina. Para naman sa mga susunod na dapat gawin sa pagsabog ng bulkan, narito si JP Amoges. Kung lalabas ng bahay ay pagsuot ang N95 mask. Sa oras ng walang N95 mask ay maaaring magbasa ng bimbo at ito ay ang takip sa ilong at bibig. Ito ay upang hindi makalanghap ng abo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating mga kalusugan. Iwasan din magpunta sa mga mababang lugar dahil dito naiipon ang mga abo at iba pang debris mula sa pagputok ng bulkan. Umiwas din sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig dahil sa oras ng bigla ang pagsabog ng bulkan ay magsisilbing daluyan ito ng napainit na lava mula sa bulkan ng Lahar. Makinig sa mga paalala ng mga kinauukulan at umiwas sa mga restricted zones o lugar na naka-heightened alert sa oras ng volcanic eruption. Pagkatapos ng pagsabog ng bulkan ay makinig pa rin sa mga anunsyo o panawagan. Ito ay upang malaman kung ligtas na lang bumalik sa inyong tahanan.
Huwag basta alis sa ligtas na lugar na pinalulungkot kung wala pang gusip na lula sa otoridad. Kung maaari ay bumalik sa inyong tahanan, iwasang mag-drive sa mga lugar na nakaranas ng matinding crashing. Dahil maaari itong dumara sa inyong kasakyan at naging dahilan ng pagkasira nito. Simula ng paglilinis mula sa bubong at alulod ng inyong bahay. Saka nasunod na alisin ang mga abo sa bintana at pinto ng bahay pati na rin sa inyong mga sasakyan. Para sa mga gamit sa loob ng bahay, ay gumamit ng vacuum cleaner upang maalis lahat ng mga abo. Ang mga naipong abo, itapon malayo sa daluyan ng tubig upang hindi magdulot ng pagbara rito. Dahan-dahanin ang paglilinis ng inyong bahay. Kung masyadong makapal ang bumalot na abo, ay humingi ng tulong sa paglilinis nito. Pakuluan muna ang inuming tubig na maaaring lagyan ng abo bago ito ay inumin. Sa paglinis ng inyong bahay, pagtapos ng pagsabog ng bulkan ay magsuot ng tamang kasuotan. Ito ay ang mahahabang na poprotekta sa inyong balat tulad ng pantalon at long sleeve shirt. Kailangan rin magsuot ng medyas at sapatos bilang proteksyon sa inyong mga paa at labhan ng mga damit na nalagyan ng abo. Paliwanag na sa atin ang mga dapat gawin tuwing sasapit ang pagsabog ng bulkan. Ngayon, ano naman ang mga kailangan nating ihanda bago pa man dumating ang sakuna? Unang-una ay kailangan natin ng first aid kit. Ito ay naglalaman ng mga bandages o gauze pads para sa mga injuries o malalaking sugat at band-aid naman para sa maliliit na sugat. Antiseptic wipes, antibiotic ointment, adhesive cloth tape, gloves, scissors, safety pins, tweezers, thermometer, emergency blanket, breathing barrier, cold packs, sterile eye drop. At syempre, ang first aid guide ang naglalaman ng mga impormasyon kung paano gamitin ang nasa loob ng first aid kit. Kinakailangan rin natin ng flashlight at extra batteries para kung mapunta man tayo sa lugar na walang kuryente, ay may magagamit tayong source ng ilaw. Makakabuti rin kung may mga gamot tayong maihahanda. Kinakailangan rin natin ng dust mask o yung tinatawag na N95 para hindi natin malangkap ang binubuga ng bulkan. At nagtibay na sapatos o sapin sa paa. Importante rin na makapaghanda tayo ng malinis na tubig na pwedeng inumin at sapat na pagkain. At ang pinakahuli ay dapat mayroon tayong contact sa local management office sa ating lugar upang lagi tayong informed sa kalagayan ng bulkan at ng ating lugar. PWH ay nagdaan ng 34,191,339 upang mapatayo ang unang regional evacuation complex. Ito ay binubuo ng walong magkakahiwalay na gusali na may dalawang pangunahing gusali dito sa sentro ng pagliligas at may lawak na 838 square meters. Ang complex ay may kapasidad ng 128 na kama at dining area, kitchen, communication room, breastfeeding area, prayer room, at storage room. Meron tayong mga emergency hotline din sa Pilipinas na pwede natin tawagan.